then you'll die. Good day mga ka-DIYs, welcome po ulit dito sa ating channel, Wack DIYs TV. And kung bago pa lang po hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel po. So for today's video mga ka-DIYs, papakita ko sa inyo kung paano po ba kinakabit itong roof rail ng Wigo, which is compatible for Avanza and Innova. And then after installing this roof rail, we have to install also a roof basket po, yung clip type basket po. So aluminum type siya na roof rack, nang sa ganun ay hindi siya masyadong mabigat po para sa roof rail na clip type mga ka-DIYs. So first thing po is to make sure po doon sa rubber na ating ikakat. So about 2 to 3 inches po from the tail or from the spoiler, magbawas po tayo ng rubber po doon sa ating railings. Nang sa ganun eh, doon natin maipasok itong clip ng ating roof rail po. Pagkatapos po natin cut at pag na-expose na po yung panglagyan natin sa ating clip mga ka-DIYs, don't forget po to clean it with isopropyl alcohol and then punasanin po natin ng microfiber mga ka-DIYs to eliminate the dirt po nandoon sa doob po mga ka-DIYs. So ganyan lang po. Mga major tools po na ginagamit natin sa pagkabit ng roof rail mga ka-DIYs, I think tatlo lang po, screwdriver, allen wrench, and yung pangkat po ng ating rubber po doon sa railings po natin. Upon tightening the clip po mga ka-DIYs, you have to use the 3mm allen wrench, and then pag nahigpitan na po natin yung allen wrench, then fix na po natin yung screws using Phillips screwdriver po mga ka-DIYs. Each footing po mga ka-DIYs, ginagamitan po ng allen bolt, 2 pieces each po. So bali in each railing po, 4 allen bolt po ang ating magagamit mga ka-DIYs. Take note po mga ka-DIYs, upon cutting po dito sa ating rubber, be sure po na you have the exact measurement, kasi pag naputol na po natin to, hindi na po natin ito madaling mai-adjust po, maibabalik po. So we have to be sure po sa ating measurement po, na sa ganun hindi po tayo magka-problema sa pagkapit ng ating footing or ating railings mga ka-DIYs. Thank you.
number po ng allen wrench na pampahigpit po ng ating allen bolt for this footing po mga ka-DIYs is number 5 po. So 5 mm allen wrench po. And then the last thing we need to do kapag natapos nating higpitan yung allen bolt is to cover the footing po. So madali lang po yung i-cover. So mayroon na pong dalawang Phillips screw na kailangan tanggalin and then ibalik po. So kapag na isalpak na po natin yung cover po mismo ng ating footing, so balik na po natin yung dalawang screw sa likuran po mga DIYs. After we install the two railings po, so it's time for us to put the clip for our crossbar. So our crossbar consists of 4 clips, so ikiklip lang po natin siya dito sa ating railings po. Dalawa po dun sa bandang right and then dalawa din po dito sa bandang left. So dito po sa clip na to, dito po papasok yung ating crossbar na siyang nakakabit po doon sa ating roof basket po.